Isang bata sa Afrika ang napagkamalang mangkukulam at hinayaan na lamang ng kanyang magulang sa kalye. Ano nga ba ang nangyari sa batang ito? At paano siya nasagip ng isang may mabuting puso? Kamusta na kaya siya? At ano ang buhay niya ngayon? At ang lahat ng ito ay sasagutin ko sa video natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay i-click mo na ang subscribe button. Siyempre, huwag mo din kalimutang i-hit ang notification bell para mag-i-updated ka sa paglabas ng mga bago nating videos. Noong unang panahon pa man ay laganap na ang mga kwento tungkol sa mga mangkukulam at madami ang mga napaparusahan ng dahil lamang sa napagkamalan sila. Talaga namang mapait ang kahaharapin ng mga napagkakamalang mangkukulam noong unang panahon. Dahil ang parusa dito ay kamatayan. Maging sa Biblia ay nabanggit ang tungkol sa mga mangkukulam at maging sa Biblia ay hindi ito pinahihintulutan. Kaya naman talagang marami ang may ayaw dito dahil ito ay gawa ng Diablo. Well, bakit ko nga ba nasabi ang tungkol sa mga ito? Just to make sure na kahit papaano ay mabigyan ko kayo ng idea kung bakit naparusahan ang ating bida sa araw na ito, napalayasin at hayaan na lamang sa kalye. Although hindi pa rin ito sapat na basihan para sapitin niya ang mapait na karanasan. Anyway, sa modernong panahon sa kasalukuyan ay madami na ang hindi naniniwala dito at ginagawa na lamang itong biro. At sa mga hindi naniniwala sa mangkukulam ay nabubuhay na lamang sila sa mga palabas kagaya ng Harry Potter. Ngunit kahit ganon, meron din namang mga tao ang lubos pa ding naniniwala dito, kagaya na lamang ng ibang mga bansa sa Afrika. At maging dito sa Pilipinas ay buhay pa ang mga kwentong bayan. Isang bata sa Afrika ang napagkamalang mangkukulam nang dahil lamang sa kanyang itsura. Kung ang isang 2 years old na bata dito sa atin ay malayang nakakapaglaro, kumakain at nabibigyan ng tamang pag-aalaga, ang mga bata namang napagkakamalan ng mangkukulam sa Afrika ay pinababayaan na lamang sa kalye upang sapitin ng isang mapait na kapalaran. Nakatira ang batang ito sa kalye na walang matinong tutulugan, walang makain ni walang damit upang maitago ang kanyang kasarian. Bagamat buhay pa ang kanyang pamilya, ay hinayaan na lamang siyang mabuhay sa kalye. At gaya ng sabi ko kanina ay dahil napagkamalan siyang mangkukulam. At ang iconic na larawang ito ay nag-viral sa buong mundo. At samot-saring mga komento ang ibinato ng mga nakakita nito. Karamihan ay nanlumo sa kanyang sinapit. Dahil ano nga naman ba ang alam ng batang ito sa mga ibinibintang sa kanya? At paano niya may pagtatanggol ang kanyang sarili sa mga inaakusa sa kanya gayong hindi pa naman ito marunong magsalita ng diretso? Wala pang kamuwang-muwang sa mundo. At ang kaawa-awang batang ito ay nagpatuloy na lumaboy-laboy sa loob ng maraming buwan. Ang matinding init sa umaga at lamig sa gabi ay tiniis ng batang ito upang mabuhay sa loob ng mahabang panahon sa kalye. Dahil nga hindi nakakain ng tama at kadalasan madumi ang kapaligiran, ay malnutrisyon ang inabot ng batang ito. Halos butot balat na nga lang nang dahil sa hirap ng kanyang dinadanas araw-araw. Ngunit isang araw ay nagbago ang buhay ng batang ito nang masagip siya ng isang may mabuting loob na pinahalagahan ng kanyang buhay di gaya ng mga magulang at mga kadugo na umabandona sa kanya. At ito ay si Anja Ringgren Laven, founder ng African Children Aid Education and Development Foundation. Layunin nito ang makatulong sa mga kapuspalad na mga taga-Afrika at subok na may malasakit talaga. Binigyan nga ni Laven ang medical na pangangailangan ng bata dahil nga malnourished na ito. At dahil nga hindi man lang nag-abala, ang kanyang magulang na pangalanan ng batang ito ay pinangalanan niya itong Hope, na alam naman natin ang kahulugan ay pag-asa. Ayon kay Laven, ang matanggap siya ng tawag patungkol sa isang batang lalaki na umiidad ng 2 taon ay gumawa siya agad ng hakbang para mabilis na matulungan ang batang ito. Ayon sa kanya, dahil 2 years old pa lamang ang batang ito, ay hindi siya nagdalawang isip na tumulong at hindi pwedeng magsayang ng oras dahil baka hindi na niya maabutan ang bata. Dahil sa ganitong edad ay mababa ang tsansa na mabuhay ang bata na mag-isa sa kalye. Batid din niya na matagal na ito sa ganitong kalagayan
At mabuti na nga lang daw ay umabot si Lavin sa tamang oras dahil naabutan niyang buhay ang batang ito. At syempre swerte din ang bata dahil may taong nagmalasakit sa kanya. Madaming ginawang mga treatment sa bata at isa na dyan ang pagpupurga sa kanya at pagsasali ng dugo. At dahil nga sa pagmamahal at pag-aalaga, matapos ang isang taon ay makikitang healthy na ang bata. Malayong malayo sa itsura niya dati. At ito ang kanyang larawan na papasok na sa eskwelahan. At kung pagkukumparahin natin ang larawan ay parang hindi na siya ang batang ito. Niwala ng bakas na makikita na minsang naghirap siya sa kalye dahil mataba na ang bata. At syempre nang ito ay maipost ni Lavin sa kanyang Facebook account ay madami ang natuwa at hindi makapaniwala. Umana ito ng sari-saring mga komento. Ngunit karamihan ay masaya at nagpapasalamat sa kanya dahil sa mabuti niyang puso. At matapos ang maraming taon ay ito na ang kanyang itsura. At ang post na ito ay nito lamang July 13. Makikita dito na masayang masaya na si Hope kasama ang kanyang mga kaibigan. Napapalibutan na ng pagmamahal mula sa mga taong andyan palagi para sa kanya. Kung noon ay itinakwil siya ng kanyang pamilya, ngayon ay isang malaking pamilya na ang meron siya kasama si Lavin. Bukod sa kanya ay marami pang natulungan si Lavin at ang kanyang foundation na halos hindi na mabilang. At magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang magaganda nilang proyekto tungkol sa pagtulong sa mga batang pinagkaita ng karapatan sa Africa. Mga batang binaliwala, pinagmalupitan at marami pang iba. Dahil hindi lamang si Hope ang nakararanas ng pagmamalupit doon. Si Lavin ay isang buhay na patunay na ang pagtulong sa kapwa ay magbubunga ng isang magandang bukas para sa iba. Pagtulong kung saan kahit walang ibabalik na ganti sa iyo ay hindi ka magdadalawang isip na gawin. At si Hope naman ang patunay na kahit anong mangyari ay huwag sumuko sa buhay dahil balang araw. Ang ating mga pagtitiis at sakripisyo ay magbubunga ng isang magandang bukas. At habang may buhay ay may pag-asa. Kaya naman sa mga nakararanas ng mga suliranin ay huwag nating kalimutang tumawag sa ating Ama na nasa langit. Sana po mga idol ay may natutunan tayo sa araw na ito. Ikaw idol, ano ang masasabi mo sa video natin sa araw na ito? Comment down below at sisiguraduhin ko na pupusuan ko ang bawat ninyong mga komento. At syempre shoutout natin ang mga idol natin na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay Famisan Irene Joy P. Nakauna-unahang nag-comment sa nakaraan nating video. At syempre shoutout din natin si Cel Pedrinha at Hazel Fiesta. So kung gusto nyo na magpa-shoutout ay just comment down below sa ating comment section. Maraming maraming salamat po sa panonood at sa susunod muli.